Hello guys! Welcome back po sa aking channel. So, eto na naman ang inyong Ate Dang. So, kung kayo po ay mahilig sa mga anting-anting, mga tips o mga idea, mga pampaswerte, so, nasa tamang channel po kayo. So, please po, consider to subscribe and follow my Facebook page, like and share, and join na po kayo sa aking mga parable. So, napakasimple yung mechanics po. Yan po ay siyempre po, mag-follow po kayo sa aking Facebook, mag-subscribe po kayo dito sa aking YouTube channel, and then po like and share, comment, sali ako pang paswerte, and then road to 10K followers and road to 10K subscribers. So, yung mga hashtag na yan guys, matutulungan niyo po ako para mag-grow po ang aking channel, and then po natutulungan ko po din po kayo sa mga simpleng paraan, maliit na halaga, pero alam po naman pong napakasaya ng mga winners po. So, yun yung mga winners ng 50 pesos, talagang atat na atat sila. So, maraming salamat sa inyong lahat. Tuwang-tuwa ho ako na ganyan. Ate Dang, eto ho, dito ho sa Gcash ko. Talagang tuwang-tuwa ho ako habang nagpapahinga ako, kinakausap ko sila. So, talagang ganito po yung feeling ng tumutulong ka na walang hinihintay na kapalit. Yan po, napakagaan ho ng loob. Hindi ho iniisip na sinasabi ng iba na bakit ka magbibigay ng mga ganito, ganyan, ganyan. So, yung mga kung hindi po maisip-isip na mga malalaking channel na mag-ganito. So, tayo hong mga small YouTubers. Tayo ko yung, ako yung gagawa, kami yung gagawa, yun guys. So, simpleng effort, makakatulong. So, at least, so, kahit ho, hindi ho kalakayhan ng aming revenue, at least, so, nakakatulong kami guys. So, mag-isip-sip ko po kayo ng inyong mga pinapalo, sinusubscribe guys. So, yan ho yung mga iniidolo ninyo na hindi na ho kayo kilala. So, yan naman ho ay nasa sa inyo lang, wala ho sa akin. So, eto guys, isa sa mga tip ko sa inyo kung paano ninyo ma-maintain ang inyong mga sarili pagdating ho sa mundo ng spiritual guys. So, marami ho talagang hindi nagsasuccessful. Marami ho talagang hindi nagpapatuloy pagdating ho sa mga, dito sa mga agimat at anting-anting. So, yan ho yung mga kadahilanan na nagkakaroon sila ng disappointed. Nagkakaroon sila, yung pinanghihinaan po sila ng loob. So, yan ho yung pinanghihinaan po sila ng loob. So, ang tip ko po sa inyo guys, yan po kung nasa under po kayo ng devotional o kaya meron kayong binubuhay, kagaya ho ng santo ninyong hubad, yung mga medalyon ninyo. Kung nasa states po kayo ng mga ganito guys, mas mainam na po na wala talagang makakaalam. Wala ko talagang makakaalam. Hindi ninyo ipagsasabi kahit kanino. Kasi, isa part po na ginajudge na po tayo ng mga tao. Kung mahilig tayo sa mga anting-anting, ano ganyan. So, walang bisa yan, walang katotohanan yan, walang ano yan. So, walang ano, magpaniwala kayo, mga siraulo yan. So, natural na po yan, guys, na maririnig nyo sa mga ibang tao. Isa part na po yun. Ngayon naman, kung paano ninyo maiiwasan talaga yun, kasi darating yung time na mapapanghinaan ka ng loob. So, yun po, guys, kung paano ninyo maano yun, guys, so, kayo po yung umiwas. Iwasan ho ninyo makipag-communicate sa mga taong hindi po naniniwala dito. So, i-align po ninyo ang inyong mga sarili o i-connect po ninyo ang inyong mga sarili sa mga tao talagang naniniwala. Doon po kayo mag-ano guys. So, eto ko yung grupo ng mga tao na ganito na hindi naman naniniwala sa mga pampaswerte o kaya di naman naniniwala. So, bakit ka po doon mag-jo-join guys? Bakit ka doon po mag-dada-dada? So, hindi nga sila naniniwala. Hindi mo sila kailangan pilitin. Kasi choices nila yun. Hindi mo kailangan baguhin ang ibang tao para lang maniwala sa'yo. Yung sarili mo, yun po yung ano mo yun guys. So, ikaw ang mag-adjust. Ikaw ano. Kasi isa na ho yan sa mga pagsubok na iyong haharapin. Ngayon guys, kapag hindi ka pa rin, pag hindi pa rin po talaga yan gumana sa iyo at wala ho talagang mga pangitain, siguro po hindi mo po yan linya. May mga ibang paraan, so may mga diskarte,
o kaya may mga linya ka sa buhay. Pero kung yung nasa isip mo talaga, yung instinct mo talaga, na gusto mo itong, syempre, kung ano po yung linalaman ng puso't isipan mo, yun po yung mangyayari sa'yo, guys. Kapag gusto mo talaga ito, gusto, dinadasalan mo, so, mag-focus ka dun. Huwag kang mag-focus dun sa sasabihin ng ibang tao. So, huwag kang mag-ano na hindi totoo yan, hindi na ano. So, huwag mo silang pakikinggan. Kasi, maghahalo yung negative sa isipan mo at saka yung sinasabi ng puso mo. Yun po yung talagang mahihirapan ka po na lampasan lahat ng mga pagsubok na ano, guys. So, papasaan ho. Guys, ang dami ho sa online na bumibili ng mga ganito. O kung lahat na ba ay karapat dapat? Lahat na ba ng may mga santo ninyong hubad? Lahat ba yan na hindi mo nadadaan sa pagsubok, na hindi mo na yan dadasalan, na hindi mo man yan didebosyonal, lahat na ba yan mga yan, ay meron na silang kakaibang mga ano? Siyempre, hindi po. Hindi po yan mangyayari sa simpleng paraan. Kasi ang pagkakaroon ho ng mga gima, o kaya itong mga anting-anting, o kaya mga talisman na to, ito ay mahaba-habang aralan. Mahaba-haba talaga siyang aralan. Devotional, yung mga ano guys, yung mga pagpopoder, mahaba-habang aralan yan. Para talaga, pagdating ho sa time na talagang ibibigay na sa'yo, makukuha mo na talaga, masasabi mo sa sarili mo na ikaw ay karapat-dapat. Na hindi ho, ano guys, na hindi ho, wala kang pagdududa sa sarili mo. So, yan guys, yan po yung mga ano, kung paano ninyo huhubugin na yung sarili ninyo. Doon po yan yung kung paano kayo magtiwala sa inyong mga tangan, guys. Kung paano ninyo hubugin ang sarili nyo, doon po yan magbe-base. And then later on, so isang araw, hindi mo namamalayan na isa ka ng tarot reader, isa ka ng manghuhula, isa ka ng arbularyo, isa ka ng ano guys. So, hindi mo mapipigilan yan kung talaga yung linya mo. Hindi mo mapipigilan yan. Kasi sa amin dito, lalo na ho sa aming mga OFW, meron akong isang OFW na kilala, pinapalo ko po siya sa TikTok. So, ayan guys, so wala po siyang Facebook page. Sa TikTok lang siya, sa Taiwan po siya. Lalaki siya po. Alam niyo po ba, ang dami niyang tinuturuan yung mga nagpopoder. Nakapo din niya ang OFW din po sa Taiwan. So, yung pagpopoder, tinuturo niya lahat-lahat yun. So, yung mga ano, nagsiship din po sila ng mga ano guys, ng mga medalyon. Kasi pwede naman po yan guys, so, sa akin, sa post office, pwede. So, nandun ho makakabili sila sa kanya, siya na rin ho nagtuturo kung paano buhayin, siya na rin ho ang nag-ano guys, pupunta sila sa mga bundok. So, doon na po sila nagko-connect sa nature kung anong gagawin nila, kung paano sila mag-ritual. Yun po guys, isang grupo sila. And then, take note po ha, alam nyo ba na sila ho isang sikat na albularyo doon sa Taiwan. Kasi po yung mga kasama niya at saka siya na tinuturuan niya, kaya na po nilang gumamot. So yun guys, yung mga ibang tao, ito yung diskarte ba na imagine siya ho ay isang OFW na, isa ho siyang factory worker. So anuhin pa ba niya yung ekstrang pera na pambayad na binabayad na ganun, hindi ho daw siya naniningil. Pinapalitan lang daw ho yung pamasahe niya, yung pantaksi niya. So yun naman yung mga ibang gusto talagang magpagamot. Yung mga ibang gusto talagang magpagamot, nagse-set po sila ng isang place. Nagse-set po sila ng isang place na kung saan na lamang ho siya pupunta doon, doon ho sila magme-meeting. Doon ho sila magme-meet up and then ho yun, pinapakain nila, naghahanda ho sila ng mga konting salo-salo bilang isang Pinoy sa isang place na yun and then po naghahati-hati po sila ng bilang donasyon sa kanya kahit ho sa simpleng paraan, syempre ho guys, maggagamot yan. Yung orasyon, nakakahina din po ng katawan yan. So yan guys, yung mga efforts. So biruin ninyo guys, yung malaking sahod yun ng factory workers, donasyon lang. So, hindi mo talaga mapipili, hindi mo talaga mapipigilan yung sarili mo once na naka-align ka o talagang itinadhana o itinakda ka talaga sa mission na yan. Kung ikaw ay karapat-dapat talaga. Hindi mo yan mapipigilan kahit anong gawin mo. Ano ka,
ibibigay sa iyo yung daan, ibibigay yung way sa iyo. Kahit ayaw mo na, wala kang magagawa. Kasi dyan ka ako nakatakda. Ngayon guys, kung kahit ginawa mo na yung lahat ng best mo, kahit ano pa yung gawin mo, kung hindi ka po talaga karapat dapat, hindi ho ano guys, hindi ho ano yan. Kasi una sa lahat, hindi ka po siguro nagkakaroon ng mga ano guys, hindi ka po siguro nakakapasa sa mga pagsubok na binibigay sa'yo na magiging tangan mo yung mga ano mo guys. Yun po yun. Kasi maging aware ka po sa simpleng paraan. Matuto ka pong mag, ano guys, sa simpleng paraan. Matuto po kayong tumingin dun. Huwag po kayong tumingin muna dun sa mga malaking kahilingan ninyo na ibibigay na talaga yung super natural na talaga nakapangyarihan na gusto ninyo guys. Matuto po kayo dun sa mga healing process na yun sa buhay ninyo. Para ho hindi ho maaksaya. Para hindi ho masayang yung perang binambili ninyo sa agimat na yan o yung mga effort nyo na nag-devotional kayo guys, yan ho ay may halaga. Yun lamang po guys, talagang pagdating po sa mga ganitong bagay, talagang mahaba-habang aralan. Mahaba-habang pagkakataon, mahaba-habang ano guys. Kasi for lifetime naman yan guys eh. Kapag talagang nasa sayo yan, habang buhay, yan na po yung magiging ano mo talaga, destiny mo. Yan na po yung itinakda sa'yo. Habang buhay na yan na sa'yo. Once na naano mo na yan, guys. So, eto lamang, guys. Sana po wag po kayong mapanghinaan ng loob kung hindi po yan gumagana talaga. Meron po yung mga time. So, kung kayo ay may mga suliranin o kayo may mga hinanakit sa kapwa ninyo, guys, bitaw-bitawan na po ninyo yan. I-release na po ninyo yan. Para ma-welcome po ninyo yung mabuting oportunidad na darating sa buhay ninyo. Kasi habang kinikim-kim ninyo yan guys, naglalo hong bumibigat. Lalo hong bumibigat ang buhay ninyo. I-release na po ninyo yan. Away-away na po yan guys. So ito lamang po at napakahaba-haba naman ang aking drama. Maraming salamat po sa inyong lahat guys and God bless po.